pamilya, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na nakalista ng bansa ang apat na U.S. Marines na testigo sa kaso ng pagpatay kay Jeffrey o Jennifer Laude. At sa harap ng pagdadalamhati ng mga protesta at debate kaugnay sa DFA, dumating naman kanina sa Burol ang German fiancé ni Jennifer. Di Bandila mo, Jenny Reyes. Ito ang huling video ni Jennifer Laude. Ipinadala niya ito sa fiancé na si Mark Sasselbeck ilang oras lang bago siya mapatay. Sa video, makikita si Jennifer na masayang nakikipaglaro sa mga alagang aso. Malayo raw ito sa imahe ni Jennifer na nakasalampak sa tubig ng banyo at nakatatak ngayon sa isip ni Mark. The worst thing was that I did see the picture how they did find her. Whenever I close my eyes, I do see that. Torture daw kay Mark ang mahabang biyahe patungong Olongapo dahil nakikita niya ang mga lugar na dati nilang pinuntahan ng magkasama. When I look outside, it's unreal because it's the first time I'm going that way without her at my side. Pagdating sa Burol, hindi napigilan ni Mark ang emosyon lalo na nang makita ang pamilya ni Jennifer. Di pa man naililibing si Jennifer hating hina ng dinidepensahan ng Pilipinas at Amerika ang Visiting Forces Agreement na nagdala sa suspect Joseph Scott Pemberton sa Pilipinas. Here in Leyte, it served the people very well that we were able to come so quickly to the aid of the people here. We're able to carry out exercises. We're able to help the Philippines in their efforts to build a minimum credible defense. Bakit natin kailangan abrogate yung DFA? Yung, I mean, name me any place that doesn't have crime. No, and the sin of one person should be reflective of the entire country. I don't think so. Justice for Jennifer. Bagay na hindi nagustuhan ng ilang LGBT rights groups. Siya yung ano, head of state, siya yung ama ng ating bansa. Kung siya ay tahimik lang at takot na ipaglaban ang karapatan ng kanyang mamamayan, ano na, ba't nandyan pa siya, di ba? Kung assistant lang pala niya, sapat na pala ang salita ng kanyang assistant sa buhay ng isang transgender. Samantala, kinumpirma naman ng Department of Foreign Affairs na nakaalis na ng bansa ang apat na U.S. Marines na testigo sa kaso. Natapos na raw kasi nila ang sworn statement at hindi na kailangang dumalo sa preliminary investigation. Jenny Reyes, ABS-CBN News.